Don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell button for my future videos. Thank you. Oh, ganito po. Pag yung mga pinalulugunan mong pulit or hen, dapat healthy pa rin sila, mapupula ang mukha. Sige. Papakainin mo ba? Sige lang, tutoy. Ayun, tiyan nyo, nasa hardening na po yung isag na yun. Ayun, nagtamlay, sinama ko sa mga inahin para sumigla. Damandama po niya pagiging hari pag marami. Sige, pakainin mo na, tutoy. Baka makalabas. Tiyan nyo, pulang-pula sila. Sige, papasok ka ba? Buha sila. Hayaan nyo sila dyan. Iwahiwalay po pagpapakain para ano po, makatuka lahat on time. Huwag magpaluan, maiwasan. May isa pong stag, part na rin ng hardening. Ano po siya? Dito. Daman-daman niya pagiging hari kasi ang dami niyang babae. Ano po? Ito mga yan na to. Umiitlik pa ito pero hindi ko ginagamit. Depende sa target. Para sa akin po, pag naglulugon, pinaitlog mo, binrid mo, yung nagiging yung anak sakitin. Sa experience ko po. Yeah. Gusto ko pagka ano, centralize pag nag-setting ako, nag-mating. Po. Sila. YLH, Ponkan side. Saka po, YLH, dark side. My own land. Mamimili po ako. Dami na inento. Dati ko naman sila magagamit lahat. Tingnan nyo po pag every 15 days dinideworm and every 30 days dinidelouse. Oh, mapupula pa rin. Lumulugo sila, mapupula ang mukha. Yun yung healthy. Oh. Masigla rin yung stag talaga. Oh. May pahila na po yun. Temporary cord. Anytime pwede na itali. Para yung successor niya, yung sunod na stag. Makatikim din maghari. Gusto ko po, the bawat stag bago i-cord ay nakakatikim maghari. Para sa akin, mas buo loob, mas malakas. Hindi basta-basta kakala sa oras ng laban. Yeah, pakalat lang to yung alawa. Pagpapakay para makatuka lahat. Huwag naman sobra. Pag napanisan po kasi, pag sobra dahi pa kayo napanis, tinuka niya yan, magkakasakit yung mga yan. Unang-unang mayayari, hindi magtutunaw. Doon na po natitrigger ang foul cholera. Gamitin ko po, mas gusto ko pong gamitin yung pullet or yung hen na nalugunan na. Para sa akin po, mas quality ang anak. Even sa size ng itlog, mas malalaki. Ito yung cam-cam line, hatch cam-cam line. Mga producer na po lahat ito, mga proven hens ko na po ito, na lamang sa panalo. Hindi ko po sinabing sigurado mananalo. Ipili pa po ako dito. Kung alin ang gusto kong palabasin. You're a breeder. Kapag yung gusto mong mapalabas na itsura o kulay, palo o yung quality ng manok ay na-produce mo, kaya mo. Para sa akin, you're a breeder. Kung ano po ang programa meron kayo, yun po ay nire-respeto ko. May kanya-kanya po tayo. Kung saan po tayo nananalo, edi. Huwag nang babaguhin, ituloy lang. Pwede ko na i-cord tong stag na ito, sariwa na siya eh. Inalisan ko po ng palong, binawasan, kasi tumatakip na sa mata. Kaya po, bawas lang, hindi totally pungos. Kasi dapat po pungusan niyo po 7 months. Kasi kailangan niya ang palo hanggang 7 months lang. O kaya 7 months kailangan niya. Kasi yung po pag malamig, nagpapainit ng katawan. Pag mainit, siya naman nagpapalamig ng katawan ng manok. Kaya thermoregulatory in function po. Kailangan po niya yon. 7 months po dapat pungusan na isang stag. Tandaan niyo po yon. Pero bago po pungusan, kailangan naka-experience na at least 1 to 2 sparring. The following are pullets going
6 and 7 months old. Tula mo ka. Kadidiwam lang, kadidiwam. Kaya lang. Hindi pa po dapat gamitin sa breeding. Dapat po pagpulit para quality ang itlog at sisig. 9 months, halang mo na siya, pero 10 months mo gamitin talaga para pusa nang nagpapakasta. Mayroon po pinupersa. Nasisira po sila kasi pag ayaw magpakasta, papaloy ng broodcock. Pati broodcock na apektuhan, nagiging salbayo pagka sumablay yung kanyang pagkasta. Mainit ang ulo. Kaya dadala niya yung ugaling yun, namamalo ng inahin. Minsan, tumakasta na, papaluin pa niya. So, dapat gano'n. Hindi po pinupwersa ang pagbibreeding. Nahirap po pagpwersahan. Dahil nakakasira po ng materials. Tatatayo isang yung pulutela. Ito niya yung balikat niya. Nakaprotrude yung left and right para ibig sabihin, pulong-pulong ng lakas. Ito yung dark side na ito. Pero wala, magdi-develop ito, pwedeng gumanda pa. Pero pag ganito yung age ko, hindi na ito magkakasalit. Kahit pa bumagyo. Unless nagutom, o na palo, nasaktan. Kaya nga po, igugrupo mo, yung magkakasinlaki. Always group them according to size, not according to age. At marami kang paglalagyan. Pag laki po ng paglalagyan, mas gusto nila. Era po yung siksikan, overcrowding. Ang lakas kong sumira nun. Ang manoy, yung mga galapaloan, ayaw ko nun. Wala, hindi may iwasa. Kaya pag bibigyan yun na paka, dapat pakalat. Okay, ba nila? Ganda ito, itong grupo na ito. Mga 25. Kinuha ko yung isa kanina umaga kasi nga, maglungkutin, wala nasaktan. Wala na po, usually bibigyan. Diba, mga 2 months pa ito bago yung breeding. Kailangan ko ng dewarming ito. Try nyo po yung Eurolibo. Paggamit ko as liver tonic, maganda. Maganda result sa akin, kaya pula-pula yung mukha nila. Maganda rin sa feathers. Ano bang composition niya? May dark side, may pumpkin side. Ah, more on paniki side pala to. Heavy paniki. Medium station, pero yan po yan, yung balikat na yan. Lagi ko sinasabi. Pag yan po yung magna 9 to 10 months, nakaprotrude lalo yan. Doon talagang balansyado siya. Ibig sabihin po kasi, pag nakalabas yung balikat, punong-puno na lakas. Malalakas po. Ito po lahat, maninipis ang paa. Hindi ako nilalabasan ng malaking paa. Dahil ayaw ko po niya malaking paa. Pag manipis po paa, para lapis sa paa, yun po ay ang anak ay inihampas niya ng todo talaga ang kanyang paa sa kanyang kalaban. Kapag lalaki po pa ay ano, bumabagal. Ito yung experience ko ay ano. Pagka 4 to 5 years old, di mo na magamit. Sa akin hanggang 6 years old, nagagamit pa last year. Minanalo pa sa WPC na magsi 7 na kaya, 6 and a half na eh. Na dark side gulang, pero nagamit ko pa kasi ya, malipis lang ang paa. Kung gumulang man, magdagdag man naman laki ng paa, konti lang. Huwag na yung parang matigas na talaga ang paa. Standard ko po yan. Kung ano po yung standard ninyo, o